Hello guys, kumusta kayo? I just want to give an update about our Papu Viteo CF Nigricolor, which is very weak last vlog natin, no? So nakita nyo naman na sobrang hina niya dahil sa pagkakamolt niya, and we're hoping na makapag-recover siya, pero I just checked her today and it's very sad na hindi niya kinaya and hindi siya nakasurvive. So yung sa panghihina niya is yun, namatay siya. Hindi niya nakinaya, and I think mga 2 to 3 days na siyang pumanaw o namatay. Dahil yun, nakita ko dito sa kanyang enclosure is marami na siyang mga fruit flies. Pinamugara na ng mga fruit flies. So medyo sensitive to guys, no? Yung ipapakita ko sa inyo, medyo sensitive. Pasintabi po sa mga kumakain, sa mga nagmimerienda, or sa mga nag-i-snack dyan. Mabilis na mabilis lang po ito, update lang. I just want you to see and to know what happened sa ating Nigricolor. So ayan, mabilis na mabilis lang to guys. Papasilip ko lang sa inyo kung ano yung itsura niya, and yun, medyo sensitive to. So ayan na guys, yung nangyari sa kanya and binahaya na ng mga fruit flies, no? Sara ko na agad, and mabilis na mabilis lang tong update na to guys, dahil ilalabas ko na itong enclosure niya, dahil baka kumalat pa dito sa ating tarantula room yung kanyang mga insekto, no, yung lumilipad, and baka maging carrier pa yan ng mga virus or bacteria, then maipasa pa sa ating mga ibang alaga. So yun lang guys, no, nakakalungkot dahil nabawasan na naman yung ating alaga, pero wala tayong magagawa dahil ganun talaga. No one knows what happened or what will happen next, no, or sa mga susunod na mga araw. So hindi natin alam, and wala makakapagsabi nun. Ganun talaga. So better luck next time, and I'm hoping na wala nang sumunod na magkasakit sa ating mga alaga. So yun na nga guys, yung ating update tungkol sa ating Pampo Viteo CF Nigricolor. So masyadong nakakalungkot, no, dahil hindi niya kinaya, pero okay lang dahil sabi nga, kapag may nawawala, may dumarating, may pumapalit. So ayan, sobrang dami naman ng kapalit guys. Yung ating Harpactera SP Golden Black, ayan, nag-hatch na yung kanyang mga eggs. And ganun din yung ating Bicularia Aurantiaca. So ayan, nakikita nyo naman na yung kanyang mga anak. And update din sa ating mga ilang mga breeding projects natin. So ito pa yung isa. Yan eh, isa pang Bicularia Aurantiaca din. So sana goods din yung kanyang egg sac, no? And yun, dito sa ating Bicularia Purpurea, yan, nandun sa loob yung kanyang egg sac. Tsaka na natin yan sisilipin. So ito muna yung pagtuon na natin ng pansin. So siguro mas okay kung kunin ko muna itong mga slings nung ating Harpactera SP Golden Black, kasi nakahalo sila sa substrate and sa mga webbing. So mas mahirap, mas maraming trabaho to kumpara dito sa ating Bicularia Aurantiaca. Sunod natin to. Kukunin muna natin, or I want to separate all the babies. So ayan, kung nakikita nyo, ito yung mga babies niya. And kapag kaya na nag-molt into slings or N1, so mas mahirap na dahil huhukayin na natin yan hanggang ilalim, then isa-isahin natin. So mas mabibilis sila, so mas mahihirapan tayo. Kaya hanggat ganito sila, ay pwede na natin silang kuhanin guys, no? So ayan, may hinanda akong incubator dito. That's some vermiculite. So ayan, yan yung gagamitin natin, yung vermiculite. Tapos sprayan lang natin ng konting tubig, mist lang natin ng konti para meron silang moisture. And then umpisahan na natin guys itong paglilipat. Yan, separate na natin sila sa kanilang mother. So ayan, ito na, isa-isahin na natin sila guys. So ito nga pala, ang egg sac niya ay nag-start noong June. So mga first week ng June, doon siya nag-drop. And yun, na-mate siya noong January 14, 2023 at January 28, 2023. Ganun katagal yung kanyang pagbubuntis. So meron na mga ibang lumabas dito guys, no? So tingnan nyo yun, no? Yan, oh, mga babies. Very good. So, yung bali dito guys, gagamit ako ng kutsara, tsaka itong ating, yan, paintbrush natin. So, unahin natin kunin, syempre, itong mga nandito na sa labas. Yan. So, medyo matrabaho to, no? Mabibilis na rin pala sila.
Yun. Ay, may nakalimutan pala ako. So dahil ayaw ko sila na maging direct dun sa moisture nitong ating vermiculite. Teka, ilapag ko muna to dito. Nakalimutan ko pala. So lalagyan ko muna siya ng tawag doon. Lagyan ko muna siya ng paper towel. Yan, lagyan natin ng paper towel para hindi sila direct dun sa mga tubig, no? Kasi itong ating tawag dito, yung ating mga baboon na to ay ano sila, gusto nila sa dry side, more on dry side. So nag-spray lang tayo dito para meron silang moisture para hindi sila ma-dry out. Kapag nagmo-molt na sila, ay hindi sila mababad molt, no? So yan, umpisa na natin, guys. Baka umpisahan pa to ng iba. O kahit pala L2 na sila, medyo may mabibilis na rin pala. Kaya hindi ko nahihintayin na mag-molt pa sila into slings talaga. Yung tipong N1 na dahil mas mabilis na silang tumakbo nun. So mas mahihirapan tayo manghuli. Yan. So ito yung ating first baby. So ayan, lagay na natin dyan. Yun o, meron na tayong isa. So tingnan nyo guys kung gaano kaliit. So ito. Marami nang lumalabas. So ayan o. Ang daming kapalit nung ating ano, nung ating namatay na Papubiteus nigricolor. Yan. So yan, so titingnan din natin, try din natin kung mabibilang natin sila. So yun, meron na tayong 4 pieces na nakuha. Ito yung pang 4. Oh, here. 5. So, we have already 5 pieces. Ayan, ang bibilis na nila. So, marami pa tayo dito. So, mukhang gigibay natin tong kanilang ano, lungga dito. Kasama pa kanila yung nanay nila. So, ayun guys, no? So, tanggalin muna natin itong kanilang water dish. Para hindi tayo mahirapan. Yan. So, dapat kukunin din natin yung nanay. So yun guys, no. So nakakuha na tayo ng 50 pieces ng mga slings. Yan, yan na yung nakuha natin, 50 pieces. So ang lulusog nila, no, mabibilis na rin lumakad at tumakbo. So takpan muna natin. So 50 pieces plus eto. Tingnan nyo guys. There are some babies inside. Oh. More and more babies, guys. We have already 50 pieces here, and I don't know how many babies still there inside. Let's continue collecting these babies. Okay, guys. Maybe we can collect here 80, 90 to 100, 100 plus babies, maybe. So guys, we have already collected 102 pieces. So we are lucky with this breeding. Very lucky. Meron pa din ako nakita. Saan ba 'yun? Yun. Yun, meron pa. Ayun pa guys, no. Oh, nagtatago. So, kunin natin. Uy, papasok. Uy, wag ka dyan. Wag ka dyan sa loob. Oh. Pumasok. Pumasok pa dun sa loob. Di ko nakuha. So, titingnan pa natin guys, no? Dahil ito, bubuksan-buksan pa natin itong mga webbings na yan
And for sure, there are still babies inside. So for now, 102 pieces. We had, yeah, collected 102 pieces. Oh, yun no, dami no, 102. Tapos meron pa dun sa loob. Pero siguro hindi na ganun karami yung mga naiwan dun sa loob. Mga ilang pieces na lang siguro. Pero kahit na no, dami pa rin. So yun no, sobrang swerte, sobrang ganda ng pagkakabawi naman natin sa breeding na to. So nakita ko yung isa kanina, pumasok dun eh. Yun, kailangan talaga bubungkali natin ng maayos para hindi naman kawawa yung mga maiiwan sa loob, para makulek natin sila lahat. So yun, ibabalik naman natin mamaya yung nanay dito. So yun, may nakita pa ako. You know, ayun guys. So 102, ito ay pang 103. Ayan guys, oh. 103. So yun guys, no? Nakaka-enjoy magkutkot ng mga ganito, mag-separate ng mga slings. Pero, yan nga, sobrang madaming trabaho siya. Medyo masakit sa likod yung pag-ganito. O, ayan, dapat siguro ilabas muna natin itong mga sapot na yon, pati itong cork bark na pinagbahaya nila. So, ito pa yung kanyang egg sac. Tingnan nyo, maliit lang naman yung egg sac, pero ang daming laman, ano? So, buksan natin yung egg sac, baka mayroon pang laban sa loob. So, ito yung ginawang butas. Yan o. Saan sila lumabas? Oh. Meron pang mga ilang eggs na hindi siya, ano. Hindi siya nag-hatch. So, ibig sabihin, ito ay infertile. So, bali, merong 1, 2, 3, 4 eggs na hindi fertile. Yan. So, ayan yung kanyang egg sac. Tingnan natin dun. Meron pa ako nakita kanina, pumasok dun. Tingnan natin. Pumasok dito, sa lugar na to. So, humalo siya sa mga substrate. So, kailangan dahan-dahan dahil baka maipit, baka mapisa. Sayang naman, ano? So, ayan, dahan-dahan dapat. Isa kasi humalo dito sa substrate kanina. So, kutkutin natin itong kutsara. So, ayun guys, no. Natanggalin lang natin yung mga ibang... Ayun! Ayun! May nakita pa akong isa. So, ayan, 104. Ito yung ating pang 104. So, tingnan nyo, no. Kahahalo ko ng substrate nila. May lumalabas pa. Hindi muna natin basta i-rehouse to or itatapon itong mga lumang substrate na to. Kasi baka meron pang mga nakatago dyan ng mga slings na hindi natin nakikita, hindi natin nakukuha. So para ano siya, lumaki at mabuhay kasama ng nanay. Ibabalik natin dito yung nanay. So yung nanay pala ay kinuha ko kanina. Yan. So yun guys, no. Balik na natin. So bali guys, 104 pieces yung ating na-collect. So, ayan, balik natin dito itong kanyang cork bark, tsaka itong mga lumang egg, saka luma pinagsaputan guys, no? Para hindi siya manibago, nandyan pa rin yung kanyang mga itlog. So, ito yung pinakananay. Ayan, yung ating Harpactera SP Golden Black.
O sa mga nagtatanong kung gaano kalaki yung size ng adult female. So, ayan. Susukatin natin guys, no, yung kanyang body length. So, kumbaga sa body length po ako tumitingin ng size. So, ayan, mga 4 or 3.5 centimeters. Yan. So, centimeters po ang tinitingnan at body length. Hindi po yung legs. Hindi yung leg span. So, eto. Babalik na natin, guys. Ayan, oh. Tingnan nyo. Gaano kaganda yung ating adult female. So, ibalik na natin yung kanyang water dish. Lagay natin dito. Para mag-ano siya. Magsapot siya ng panibago. Yan. Balik na natin. So, meron tayong tatlong ano nito nga pala, no? Tatlong adult males. So, yung adult males natin, dalawa na yung na-out natin. So, ayan guys. So, ayan. Naninibago siya. Tinahanap niya siguro yung mga anak niya. Sorry ha, kasi kailangan natin kuhanin talaga yung mga babies mo. Yan. So, ito, 104 pieces. Sobrang swerte, guys, no? So, yun lang muna para sa araw na to, guys. At medyo humahaba na yung video natin. And, syempre, susunod natin itong ating Avicularia aurantiaca. So, yan, no? Susunod natin yung pag-collect ng mga slings niyan. So, yun lang, guys. Kung nagustuhan nyo yung ating video ngayon, syempre, paki-hit nyo na yung like button. And para sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, syempre, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. And maraming maraming salamat, guys, sa panonood, sa laging pagsubaybay. Ingat kayong lahat and God bless. Ciao!